Ano bang plano mo? Bakit umalis ka sa inyo? Ano bang nangyari? Saan ka pupunta sana? Umalis po ako sa amin. Sa inyo po pumunta kasi gusto ko po sana humingi ng tulong po para po magkaalis po sana si mama at papa. Pasensya na kayo ha, kasi ang concern ko rito, yung anak niyo. At nakakatakot. Antayin pa ba natin may mangyari sa bata? Lenji, huwag kang magkakamali kasi kami ni ate mo, hindi kami papayag kapag inilagay mo ulit sa ganong sitwasyon na mag-ina mo. Kung kinakailangan kami ang kumilos para ka managot. Kung tutusin kasi dyan, malaking pananagutan mo sa batas dyan, Renji. Naintindihan mo ba yon? Oo. Hindi ka nagpaalam. Dito ka pala pupunta. Ano? Sorry. Hindi naman ito ginagawa, di ba? Hindi naman kita tinuruan maging ganito. Sorry na. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Mga business namin minamahal, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa pagsubaybay, sa suporta, sa istorya ng isang kababayan nating OFW, sa katauhan ni Renji, also known as Power Ranger. At maraming salamat din po sa kanyang legal wife na si Ate LB at sa anak po nila na si Alex. So itong ating teleserye mga kabisnes ay patuloy sana natin suportahan. Ito ay totoong kwento at totoong damdamin, totoong pangyayari, totoong mga pananalita. Ito po ay reenactment batay sa kanilang paghahayag, pagsasalaysay, pagkukwento sa mga nangyari sa kanilang buhay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po namin alam kung ano ang kahinatnan. Kung mabibigyan ba ng pagkakataon si Renji na matupad yung kanyang pinapangarap na muling mabuo ang kanilang pamilya o mananatiling maninindigan si Ate LB na tapos na ang lahat. At paumanhin po sa inyo kung may mga pagkakataon na hindi pa namin na na-perfect. Ano po? At minsan nga, may nakakapansin, nakikita raw po ako sa salamin. At okay, magkalala kasi gagawin namin yung pinaka-the best na magagawa namin. I-improve natin, ano po, mga kabisnes. Salamat sa inyong mga puna, sa inyong mga suggestion. Ano po? So yun, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Sa'yo.
Bakit? Hindi ka nagpaalam. Dito ka pala pupunta. Ano? Sorry. Hindi naman ito ginagawa, di ba? Hindi naman kita tinuruan maging ganito. Sorry na. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Sana tulog ang gabi. Hindi ko ako natulog. Naglakad ako. Naglakad ako. Hanggang umaga na ako inabot. Ano daw? Napalulaw po kuya. Kumusta ang pakiramdam mo, Alex? Kahit pa paano po, ayos na po. O kasi ano, gutom na gutom daw yung bata, Renji. Pagod eh, siyempre. Pero ang layo na nilakad na baliches. Hanggang saan yung nakita kaya ito? Kaya ano, sino yung nakakita mga kagwaw? Saan po nila nakikita, kuya? Nakaan na siya sa amin eh. Makikita lang ako po. Anong kinagawa mo rin? Kaya ano, kinagawaan namin yun. Ano, kinagawa saan. Okay ka na, Alex? Ha? Okay na po. Kahit pa paano po. Tinanong ko sa kanina Ate Alvin kung bakit ka umalis. Sabi niya nag-aaway daw kayo. Merong sabi niya parang wala na rin pag-asa si Papa. Yun lang yung nag-usapan namin kanina. Basta siya na po sa bala Ate Kuya. Hindi, okay lang. Walang problema yun. Ang importante dyan, safe yung anak ninyo at dito nagpunta. Alex, nak, ano bang plano mo? Bakit umalis ka sa inyo? Ano bang nangyari? Saan ka pupunta sana? Umalis po ako sa amin. Sa inyo po pumunta kasi gusto ko po sana humingi ng tulong po para po magkaayos po sana si Mama at Papa. Eh, hindi ba lang kasusunduin niya natin? Ate Elvin? Magkaayos. Oh. Lex, pakinggan mo ko na ka. Salamat tayo sa Panginoon Diyos. Walang nangyari mo sama sa iyo. Huwag mo nang uulitin yan, nak. Ha? Magpapaalam ka kay mama mo, kay Ate Elvi, ha? Ate, salamat po. Buti sa inyo po siya napunta. Hindi sa ibang tao. Kuya, salamat po. Buti nakikita ka nila. Ano, hindi ka nakikita. Saan ka naman ka nating? Wala pa naman siya nalang cellphone. Opo, naiyaw niya sa cellphone. Pinag-alala mo kami, anak. Huwag mo nang uulitin, ha? No. Siguro baka ano, hindi natin ang sinamalog siguro ng bata. Hindi po na. Nak, pwede bang punta ka muna ron sa kay Kuya Dave, no? Sa computer room, sa editing room. May pag-uusapin lang kami ni Mama at Papa mo. Ha? Okay lang? Okay. Ano bang nangyayari kasi sa inyong dalawa? Ha? Renji? Pupunta po kayo ng kanila para magkayos po sana kami. Kaso, parang di ba po kaya ako tanggapin ni Elvi. Nung tapos po kayo mag-uusap, tawala na po si Alex. Ano bang plano mo, Ate Elvi? Pasensya na kayo ha, kasi ang concern ko rito, yung anak nyo. At nakakatakot. Antayin pa ba natin may mangyari sa bata? Ano bang, Ate Elvi,
Pasensya ka na ha. Siguro mas maganda mag-usap-usap tayo ng diretsahan na siguro kung ano. Pasensya ka na kasi alam mo kasi Mrs. Kabusiness, ang inaalala ko rin kasi dito yung damdamin din ni Ate LB. Kaya lang sa kultong ito na nalalagay kasi na parang nakaham anak ninyo, hindi niya alam mabubuo ba yung pagsasama inyong mag-asawa, mabubuo ba yung pamilya ninyo o hindi. Siguro at LB, panahon na rin para mag-desisyon ka para sa kapakanan ng anak niyo. Ginawa ko na lang ko rin ang parang tunay ng pagkakataon niyo para magpatanayan ko. Hindi ang pagkakataon. Kaya nahirap po kasi. Naintindihan namin yun. At yun nga, nag-usap nga kami ng ate mo na hindi naman talaga madali. Kanya lang, may silang buhay ng tao, LB. Siguro dapat i-consider mo rin yun na hindi naman na kayo pabata. Kung talagang decision mo, ay gano'n na lang ang setup ninyo. Gaya nang nabanggit mo sa amin nakaraan, pwede siyang dumalaw sa anak nyo. Pero sabi mo hanggang gano'n na lang. Wala na ba talagang pag natitirang ano, pagmamahal dyan sa puso mo para dito kay Renji? Pangarap natin. Ito pa rin natin. Siguro, ate, alang-alang muna sa anak mo. Try mo, subukan na isama kayo ulit. Para mapakita rin niya Renji, talagang mararamdaman mo naman yun, eh. Totong lugado mo siya. Try mo, Pe, para ala-ala kayo ni Alex. Kasi baka kasi hindi mapaano man na makapag-reverte, diba? Kasi naman, nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, try mo na bigyan mo siya ng pagkakataon na ipakita ni Kuya Reggie na magbabago na siya. Kasi kung hindi natin itatry, hindi natin malalaman, diba? Kung totoong hindi na siya maging babae. Hindi, sa akin naman natin, hindi mo naman sana ipagkamali na parang napaka-personal kasi bagay niyan. Kaya lang, pasensya na rin kayo, ha? At, alang-alang sa anak nila. Alang-alang sa anak ninyo kasi nakita namin, eh. Kung anong nangyayari, ayan, oh. Pero ngayon na, sa akin lang ito. At LB, ano po? Sa akin lang ito, pero andun pa rin yung aming pagrespeto kung ano yung magiging decision mo. Ha? Siguro ang dapat mong unang tanungin yung sarili mo. May pagmamahal ka pa ba kay Renji? Kung meron, at dahil dun sa iyong damdamin na nasasaktan ka dahil sa ginawa niya, pero nandoon pa rin yung pagmamahal mo sa kanya, siguro dapat gumawa kayo ng hakbang kayong dalawa. Sabihin, hindi naman kasi maaalis yun, eh, yung sama ng loob sa kanya kung
hindi kayo gagawa mismo ng isang hakbang na halimbawa ay magkasama-sama kayong tatlo. Tama yung sinabi ni Mrs. Kabisnes, subukan. Subukan nyo. Kailan kayo a-action? Kasi ang punto ko rito, kailan kayo a-action? Kung meron ka bang natitirang pagmamahal dito kay Renjing, eh, kung wala naman din naman na talaga, eh, siguro mas makakabuti kung prangkahin mo na rin siya. Para at least yung anak mo, hindi siya yung nabibingit sa alanganin na umaasa siya tapos wala rin naman palang aasahan. Masakit din kasi sa anak niyo doon. Hindi ko naman po sinasabi na wala siyang pag-aasa. May nararamdaman ka pa ba sa kanyang pagmamahal niya? Yun, yung payo ko sa'yo, itry mo, te. Natanggapin siya ulit. Gusto ko lang siya talagang makatiyak. Mm-hmm. Babae po tayo pareho. Ang gagawin mo dyan siguro sa akin, ha? Sa pakiwari ko lang, no? Yun nga, napakahirap din talagang tanggapin agad si kuya. Pero, ang nangyayari kasi yung bata ang naapektuhan, di ba? Mahirap kasi sa bilang isang ina yung ano, yung bata na yung nagkakaroon ng ano, na, kasi sa isip, sa puso, mahirap talaga dalhin. Ngayon, itry mo, te. Try mo naman. Subukan mo na papasukan siya sa bahay niyo, kasama kayong tatlo, kapag kamasyal kayo. Siguro ang isipin mo na lang yung mga nangyari sa inyo masasaya noon. Alam ko mahirap talaga yun. Kasi ano yun eh, this is the business. Parang nalalagay kasi si Ate Edwin sa isang sitwasyon na oo nga, may nararamdaman pa siya rito pero hindi. At normal naman yun dahil asawa niya yan. At hindi naman talaga yun mawawala sa kabila ng napakabigat ng nagawa na itong pagkakamali, kasalanan sa kanya. Pero ito yung katotohanan na hindi mawawala yung pagmamahal niya kasi asawa niya yan eh. Ngayon, hindi siya makapag-desisyon na, okay, sige, kalimutan na natin lahat yung mga masamang nangyari at ito, duuhin natin ulit yung pamilya. Kasi, alam niya sa sarili niya na nasasaktan pa siya. Kapag kapinairal niya yung damdamin niyang pagmamahal dito kay Renji, ang mangyayari dyan kasi, parang sala sa init, sala sa lamig. Na baka mamaya, hindi pa pure, no? Andun yung pagmamahal. Kaya lang, andun pa yung galit. So, ang mangyayari niya, pagka magkasama silang dalawa, hindi may iwasan yung binanggit ko nga kanina na sala sa init, sala sa lamig. May time na okay, bigla-biglang iinit ang ulo, aawayin tong isa kasi maaalala niya yung mga nagawang mali. Kumbaga sa tubig, hindi pa tumitining eh. Kaya lang, ang punto ko naman kasi Ate LB, kailangan mong gumawa rin ng hakbang. Subukan niya. Oo, kasi tumatakbong mabilis ang panahon. Ilang taon na ba si Alex? 20 po. O, 20. Mamukat-mukat ninyo, baka may girlfriend na yan, magkakaroon na ng girlfriend, magsasabi na sa inyo na mag-aasawa na. Eh, aantay niyo pa ba na ganun yung sitwasyon, gano'n na ang panahon at hindi pa rin kayo maayos na dalawa hanggang sa magkaapo kayo? Minsan lang tayo kasi magbuhay sa mundo, hindi na mauulit yun. Minsan lang yan. Minsan ka lang mabuhay sa mundo. Ngayon, Renji, paprangkahin kita, Renji, ha? Kaya mang ikaw, nandito ka sa aming pamamahay, itinuring ka namin pamilya, at itinuring mo kong kuya. Tama ba ako ron? Bilang kuya, magsasalita ako sa iyo, Renji. Ha? Mali. Kahit saan mo tingnan, mali yung iyong ginawa kay LB. At kung sakali na dumating yung pagkakataon na magsama kayo ulit ni LB,
at tinanggap ni LB yung iyong paghingi ng tawad, wag na wag ko lang mababalitaan, Renji, na mangyari ulit yung mga katulad niyan. Kasi nakita namin si Ate Elbit at si Alex, bagaman maiksim panahon na nakasama namin ni Mrs. Kabusiness, nakita kong gaano kabuti yung asawa mo. Ganon din yung anak mo. Kasi kung tutuusin, sa iba-iba yan, ang nanay na ganon ang ginawa ng lalaki, ng kanyang asawa, kalimitan, naririnig natin sa bata, merong galit sa tatay. Diba, Mrs. Kabusiness, ano? Pero niminsan hindi natin nakitaan ang ganun yung anak ninyo. Bagkos minamahal ka ng anak mo eh. Sabi pa nga niya nung nagpunta siya noon dito, idol ka niya eh. Oo. Diba? Kaya nga nagsabi ako sa kanya, ba't idol tatay mo? Kasi daw ano, mabait ka. Hindi, huwag kang magkakamali kasi kami ni ate mo, hindi kami papayag kapag inilagay mo ulit sa ganong sitwasyon na mag-ina mo. Kung kinakailangan kami ang kumilos para ka managot. Kung tutusin kasi dyan, malaking pananagutan mo sa batas dyan, RMG. Naintindihan mo ba yun? O, pagkahalimbawang tinanggap ni LB yung iyong pakikipag-ayos sa kanya, nagsama na kayo, natukso ka ulit, Trinji, pasensya ka na ha. Ako mismo magpapakulong sa iyo. Sana naging malinaw yung usapan natin na yan ha. At LB, yung aking nasabi dito kay Renji, ay garantiya yon na kung sakali kayo makapag-desisyon, garantiya yon, hindi kami papayag ni ate mo na maagrabyado kayong mag-ina. Sana makatulong sa pagdidesisyon mo. Nagkausap na ba sila ng parents mo? At tinanggap naman siya? Napatawad na siya? Ayos na bang pagpapangunod sa atin? Sana po pagdidesisyon sa kami po. Pero tanggap na po ako nila natin ang nangyayari kasi dyan, parang andun yung pagmamahal. Kaya lang, paano nga naman yung sarili niya na irespeto niya bilang babae sa sarili niya? Mahirap talaga yun. Diba nga sinabi ko sa'yo, hindi nga ganun kadali. Mahirap. Kasi nga, syempre, 14 years yun eh. Hindi agad talaga, intindihan naman natin sana si Ate LP. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, subukan niya, alang-alang sa anak nila. Ngayon, kung hindi na talaga mag-work out yon, wala na, wala. Sana, maintindihan din yun ni Alex kung hindi mag-work out. Pero, sa tingin ko naman, ate, nasa sa iyo din yon bilang nanay. Tsaka, mararamdaman mo siya, ate. Yes, oo. Mararamdaman mo yan. Tsaka, sayang kasi yung panahon na lumilipas eh. Hindi niya namamalayan, tumatanda na kayo parehas. Kaya nga, sabi ko sa'yo, itry. Ayun, makikita mo naman kung talagang sincere si Kuya. At sa pag nandun ka na Kuya sa loob ng pamamahay niyo, ipakita mo kay Ate LB na worth it na ikaw ay kanyang tanggapin ulit. Pakita mo lahat kahit nagagalit siya sa'yo, kahit may mga pagsubok siyang ibibigay sa'yo, tanggapin mo at ipakita mo sa kanya na kaya ko to, maninindigan ko na mali yung iniisip mo. Magbabago ako, wala na talaga. Ano sa palagay mo, Ate LB, yung aming mga suwestiyon ni ate mo? Alin banda roon yung sa palagay mo ay gagawin ninyo? Kuya ate, lahat po ng sinabi nyo, sa totoo lang po, napakaganda at napakaganda. Pagkakataon lang para mapatunayan ko naman. Ate Kuya. Hirap. Una, hinihiyang ka, ate. Pero alang-alang sa anak mo.
Minsan kasi ang problem, hindi may iwasan na lunukin yung sariling kagustuhan para lang maibigay yung kasiyahan para sa anak. Diba? Yun ang papel natin mga magulang. Lahat po ng sinabi niyo maganda at mabuti po, Ate Kuya. Natutuwa po ako sa support ang nakukuha ko po sa inyo. May tumutulong po tulad niyo sa lahat po ng sinabi niyo, gusto ko po sana marinig mula sa kanya. Kung kumakagaling po siya at gagawin niya po, ano po yung kaya niyang gawin. Hindi po dahil sa sinabi niyo, hindi. Tama yun. Hindi kung ano yung dikta sa kanya. Opo. Yun talaga dapat, Kuya Reggie. Mrs. Kabisnes, walang dumidikta. Tayo ay nagbibigay lang ng suggestion. Nasa kanila yung susundin nila o hindi. Kailanman, hindi namin kayo dinidiktahan. Oh, kasi, yun din kasi ang gusto ni ate. Naintindihan ko sa ate LV, yun ang gusto niyang sabihin ni Renji. Parang hindi niya pa kasi nakukuha eh. Parang hindi niya pa nararamdaman ni ate LV yun. Total naman po, nagsimula ang lahat sa bala. Naisiwalat niya lahat. Tukos sa nakaraan. Bakit hindi niya rin masabi niya? Gusto ko nga rin kung ano yung gusto niya. Maging plano niya para sa pamilya namin. Gusto niya po. Tama. Tama yun bilang isang nanay. Kasi ang lalaki dapat niyan, meron kang plano, Kuya. Hindi ba sa kanilang papasok ulit? Kasi naawa ako sa bata. Hindi biro yung pinagdaanan niya. Tama. Nawala siya lang. Hindi nagpapaalam. Makakatawag po ng pansin yun bilang magulang. Hindi ko kayang maulit yun, ate, Kuya. Baka may mangyari sa anak mo. Opo. Yan lang hinihilip ko sa'yo pagkakataon para mapatunayan kung totoo na ba yung sinasabi ko. Wala lang pagkayari ulit. Renji, yeah. Ang batay sa pag-aanalisa ko doon sa mga pahayag ni LB kanina ay parang ganito, no? Bibigyan kita ng halimbawa. Siguro, yung bang sa'yo mismo manggaling na kapag kalimbawang gumawa ka ulit ng kalokohan, ay tatanggapin mo anuman ang parusa o kung ipapakulong ka. Pugutan ka ng ulo. Kahit ano po. Pugutan ng ulo, Mrs. Kabisnes. Eh, kasi, ganun eh. Mangako siya at ako talagang, mangako na talagang maniniwala si Ate LB. Ganun ang gusto ko mangyari. Pupunta mo ng ulo, Kuya. Ay, ate, kapag ka nagloko uli. Diba? Ganun, diba? Kasi ang hinihingi kasi ni Ate LB, yung ano yung seguridad na hindi mo nagagawin yung pangako mo na Kuya, ako kahit ako kulang pa sa akin yun eh. Yung panghingi niya ng tawad eh. Hindi, hindi ko naman gagawin sa'yo yun. Kasi may gusto, alam ko may gusto pang hingin sa'yo na para katanggapin ni ate. Ano yung ipapangako mo sa kanya? Ikaw ba ay magiging magiging isang responsabing tatay sa anak nyo, di ba ate? Ewan ko, ikaw te. Ikaw rin. Ikaw rin tayo eh. Saglit, excuse lang po ah. Siguro iwanan namin kayo, ha? Ati LB, Renji, mag-usap kayong dalawa dyan, ha? Opo. At sana makapuko kayo ng desisyon na ano. Alang-alang sa anak niyo, Ati LB. I-try mo, i-try mo. Una kami, ha? Sige po. Pugutan talaga ka lang ng ulo. Mga kabisnes naming minamahal, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa pagsubaybay, sa suporta, sa istorya ng isang kababayan nating OFW, sa katauhan ni Renki, also known as Power Ranger. At maraming salamat din po sa kanyang legal wife na si Ate LB at sa anak po nila na si Alex. So itong ating teleserye mga kabisnes ay patuloy sana natin suportahan. Ito ay totoong kwento at totoong damdamin, totoong pangyayari, totoong mga pananalita. Ito po ay reenactment
Batay sa kanilang paghahayag, pagsasalaysay, pagkukwento sa mga nangyari sa kanilang buhay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po namin na alam kung ano ang kahinatnan. Kung mabibigyan ba ng pagkakataon si Renji na matupad yung kanyang pinapangarap na muling mabuo ang kanilang pamilya o mananatiling maninindigan si Ate LB na tapos na ang lahat. At paumanhin po sa inyo kung may mga pagkakataon na hindi pa namin na na-be perfect. Ano po? At minsan nga may nakakapansin, nakikita raw po ako sa salamin. At huwag kayong magalala kasi gagawin namin yung pinaka-the best na magagawa namin. I-improve natin, ano po, mga kabisnes. Salamat sa inyong mga puna, sa inyong mga suggestion. Ano po? So yun, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ang mga tao sa mundo,
na.